Manalangin po tayong lahat. Ang maraming Diyos sa langit, maraming salamat po sa umaga muli na ibigay niyo sa amin. Sa amin pong pag-aaralan niyo yung umaga, kayo po mag-empower, magbigay sa amin ng inyong karunungan, ang banal na spirito po ang siyang bumabay po sa amin. Sapagkat inaamin po namin, Ama, na hindi po namin magagawa, hindi po namin maintindihan, hindi po namin kaya, we are nothing, Lord, without you. Thank you, Lord, and all these things we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang oras po natin ay 10:12. At marami lang ito tayo tatalakayan ngayong umaga. So, pero medyo mabilis lang ito. Kapag pumunta ko siya ako ng Roman numeral number 2, second point, medyo kakabon-abon na naman tayo sa oras. Kaya may nabuti ko na explain na lang yung detail na point number 1. Ngayon po, mga kapatid, as believer, Jesus Christ is our Lord. Okay? Again, Jesus is not only our Savior. Maraming mga tao, gusto lang nila si Jesus bilang tagapagligtas. Pero hindi nila gusto si Jesus bilang Panginoon. Magkaiba kasi yun. Pag sinabi mong si Cristo, tagapagligtas, yes, for unbelievers and believers, niligtas niya tayo, hindi tayo mananampalataya noon. Ngayon, tayo ay mananampalataya na si Cristo ay Lord. Ibig sabihin ng Lord, Master. At kung siya ang Master, tayo ay mga servant, slave. And in biblical times, when we say slaves, you don't have any right sa sarili mo. Okay? So, for Him to be truly the Lord of our lives, He must be the Lord of all the areas of our lives. Okay? Para siya talaga ay maging Panginoon ng ating buong buhay, sa lahat dapat ng area natin. Kaya walang Kristiyano dapat na Kristiyano lang kapag Sunday. Kristiyano dapat siya Monday hanggang Saturday. Kasi hindi nagiging Lord si Lord ng Sunday lang. Lord siya from eternity past. Walang simula, walang hangganan. Kung hindi siya Lord in all the areas of our life, He is not Lord at all in our lives. Now, the Lordship of Christ, mga kapatid, therefore, must extend to our use of electronic devices. Now, in the time of the prophets, pinapangaral nila kung ano yung trending, kung ano yung kasalanan, kung ano yung nagigiliwan na mali ng mga tao noon. Okay? Kumbaga, hindi sila nagsasalita out of, alam niyo, out of this world. Kundi kung ano yung nakikita nila, nadidisyon nila at sinasabi sa kanila ng Panginoon, yun ang itinuturo at ipinaparangan nila. Ngayon mga kapatid, nasa mundo tayo ng teknolohiya, napaka-advanced ng mundo, katulad ng sinabi ng propesiya na natutupad ngayon mga kapatid. So, my desire, our goals in this study is to discuss how technology, gadgets and social medias can enrich or help us. Now, sa science o sa inyong mga subjects sa elementary high school, dine-define nyo kung anong ibig sabihin ng technology, anong ibig sabihin ng electronics, that in our study, we will be focusing on gadgets and social media. Sa totoo lang, ito lang ang madi-discuss natin ngayon. How technology can enrich or help us. Next Sunday, we will discuss how can enslave or hinder us ng technology. And also, consider some practical advice and remind ourselves about the God-given priorities for Christian. Andiyan po kayo? Andiyan po kayo? Amen. So, magsisimulan tayo. By the way, this is outlined from my friend Dr. Albert Chanco, and this topic was lectured during Bible conference in Crossing, no? But I put some of my thoughts, dinagdagan ko, and then marami din akong inedit, marami akong dinagdag, at in-update ko din yung ibang mga statistics. Okay. One thing that we can consider regarding this subject is that technology, no doubt, without a shadow of doubt, technology can help us. Do you believe that?
don't believe that, don't have washing machine, cell phone, or Facebook, or whatever. Because, inalaw ko ng Panginoon, binigay ko ng Panginoon upang matulungan tayo. By the way, I need to settle this. Technology or gadgets is neutral. Okay? Pag sinabing neutral, from the very start, hindi yan masama o hindi yan mabuti. Depende lang sa gagamit. Now, let's go to our first point. How technology can help us as a human and as a Christian? Letter A, it can help you in your day-to-day life. Natutulungan tayo nito sa pang-araw-araw nating buhay. Paano tayo matutulungan ng technology sa pang-araw-araw nating buhay? Unang-una, it can provide helpful information. Andiyan na yung tinatawag nating TV. Ano ang napoproduce ng TV? Makikita natin sa TV, news. Diba? Merong bad news and good news. Kahapon, it is 9/11, a very special day for the Americans. Mga Amerikano, kasi yun yung year 2000 kung saan sila inatake. Tuesday, no? September 11. And then because of the news, on that time, at hanggang ngayon, alam natin kung paano inatake, paano hinijack ang mga terorista, yung tatlong eroplano, ilang eroplano tumama sa Twin Towers? Dalawa. Yung isa sa Pentagon, which is dapat sa White House yun, pero sa Pentagon na pinatama. So, marami tayong natutunan sa mga balita. Kaya nga ikaw, kapag estudyante ka, dapat nanonood ka ng balita, nakikinig ka ng balita, nagbabasa ka ng balita. Kasi hindi mo alam na hindi na pala pwedeng tira yung Pilipinas kasi sa next week, lulubog na yung Pilipinas. Hindi mo alam. Diba? Hindi mo rin alam kung botohan na. Kumbaga nagiging ignorante ka. Ganon din sa atin, no? Mga preachers and teachers. Kailangan updated tayo sa mga nangyayari. Hindi mo alam. Sabi GCQ na, pero binago nila agad. Naapektuhan ka tuloy. Bigla naging MPCQ ulit. Matututunan din natin yung history, no? Dahil sa news, TV, technologies, nalalaman natin kung ano yung history. Ano yung nangyari nung nakaraan. Sino yung world power noon? Ano yung Egypt? Ano yung ginagisnan natin? Saan nagmula yung Pilipinas? Ano yung mga unang tao sa mundo? And then, makikita din natin dyan yung mga documentaries because of technologies, which is isa sa pinakagusto kong gawin ay yung manood ng mga documentaries. Ngayon, ang pinapanood ko ngayon, na-share ko kahapon kay Brother JC, yung The Most Toughest Prison in the World. Unang season 1 sa Netflix, episode 1, yung sa Honduras. Doon yung prison sa Honduras, kwento ko lang ng konti, wala silang mga prison guard. Iba yung place ng prison guard. Ang mga guard talaga mismo, yung mga most criminal dun sa prison na yun. So, mga documentaries na nakakatulong din sa atin para matulong tayo ng education at hindi tayo maging ignorante. Ngayon, marami ding mga apps na makakatulong sa atin. Magkaroon ng information. Andiyan na yung traffic. Di ba, pag ikaw, meron kang Google Maps or Waze or ano ba yung isa? Ayun, Google Maps or Waze. Pag red, anong ibig sabihin nun? Traffic sa daan na to. Red eh. Pag medyo dilaw, medyo lang. Pero pag blue, wala yun. So makikita mo, hindi ako tadaan dito, traffic. Punta ako dito. Di ba, napakaganda. Saan pa? Sa weather. Di ba, sasabihin ko lang, hey Siri. Oh, baka nakakunik pa sa internet, ano? Kasi sabi, hey Siri, what is the weather today? Maaano na. And then, yung sa pregnancy, meron din yan, mga applications, no? Kung kailan ka dadaklan, andyan na rin yung photography, learning new language, at kung ano-ano pa na nakakatulong talaga sa atin, ma-inform tayo. Paano pa tayo natutulungan ng technology?
technology sa ating pang-araw-araw na buhay. Siyempre, andyan yung it can help us, it can help you communicate with others. Through what? Email. Sa email, kung i-explore nyo yan, maraming magandang ano dyan. Mga, di pag mag-email ka, parang dati, meron pa naman siguro ngayon sa mga mobile phone sa Android, yung, alam mo yung GM, meron ka ng group, doon mo na isa-send sa text, no? Doon mo na i-text lahat, tapos hindi mo na kailangan i-send isa-isa. Dati, nung, naabutan mo pa yung 2210, isa-isa mo yung, ano, isa-isa mo yung, sa Gmail, meron din ganyan, as a group, isa-send mo yung, message for individual or for group. Then meron din tayo sa mga Apple user, FaceApp, ba? And then Messenger. Yung mga emails, napaka-importante. Andiyan na din yung tawag na dati, kinikwento ni Kuya Fong, pag sa PUP, di ba? Nagta-travel pa sila galing Batangas, Visayas, Mindanao, titingnan kung nakapasa sila dun sa kasi doon ipinapaskil eh. Kaya parang punong-puno ng saya, punong-puno ng iyakan doon sa pagkain kung saan nakapaskil yung mga pangalan ng mga nakapasa. Yung pag yung mga hindi nakakita ng pangalan nila, mabulgol, talagang iyak kasi wala yung pangalan nila. Pero ngayon, online na lang, makikita mo kaagad kung nakapasa ka o hindi. So talagang natutulungan din tayo. And then, yung mga instant messages. Messenger, Viber. Andiyan na yung mga hindi natin kadalasan ginagamit, pero sa iba ginagamit. WeChat, Skype, at kung ano-ano pa. Mga instant message. Okay. Number 3, paano tayo na tutulungan sa pang-araw-araw nating buhay? Ang technology, natutulungan tayo sa ating mga pag-aaral. Research. Before, kapag ikaw mag-research ka, diba? Katulad ng mga kinikwento ng mga dating ang pastor na wala pang Android, wala pang MySword, wala pang Greek lexicon sa mobile app, pupunta talaga sa library para mag-research ka. Ngayon, pag sinabi, katulad ng isang young people dito, no? Recite the, ang tawag doon? Yung we, the sovereign people. Ano tawag? Preamble of the Philippines. Isang click mo lang. Share, sir, ako sir. Marahan pa. So, and then typing and printing. Meron ngayon. Meron na ngayon. Bluetooth na lang. Sobrang bilis. And then mga to-do app. Bluetooth sa ano? Sa printer, no? O yung printer na nakakonect na sa Wi-Fi. Hahanapin mo lang yung printer mo. And then print agad. Napakaganda. Siyempre, mahal din. And then dictionary. Yan. Merriam-Webster or others pronounce Merriam, sabi nila. Pero bahala na yan kung anong pronunciation dyan. Merriam na, yun na yun eh. And then, dati, uso pa yung mga naglalako ng mga encyclopedia, di ba? Si Mama bumili yung malaki na ito. Ang tuwa ka ako nun eh. Bumili ng encyclopedia na malaki. Ngayon, wala na naglalako. Bakit? Isang ano mo lang sa App Store o sa Google Play Store, at doon na kagad yung dictionary. Andun na agad yung thesaurus. Naalala ko, tinanong yung teacher ko. What is thesaurus? Ma'am, it is another name for dinosaur. Thesaurus, another name for dinosaur. Hindi po, no? And then, because of technology, nakakapagtulong dito sa pag-aaral natin, makapag-corroborate o collaborate tayo sa ating mga classmate and teacher, and then yung modular, and then online. And then, alam niyo ba na ang paglalaro ng ibang mga video games or application games can even help our brain development? Ano yan? Pinag-aralan yan. It is improved attention or focus and memory. Experiment done by UCSF on 60 to 85 years old. Ba, pinaglalaro sila ng mga mind game para mas ma-enhance pa yung utak nila. Ito ang sabi ng American Psychological Association. Suggest that playing certain video games yield good cognitive, motivational, emotional, and social effect. For example, nung pumunta si Magellan, nandiyan na daw si Senator Enrile, on playing, ano yung basa niya? Bejeweled?
dati nilalaro din yan yung picture base. Nakakatulong daw yan sa mga nag-loss ng memory. Pinapalaro yan para mas maano. Kaya maganda yun. Nag-play ka rin ng Sudoku o crossword. Diba? Nakakatulong yan sa atin. Now, another thing is it can make our life more convenient in general. Ngayon ha, lahat ng delivery directory, sinama ko na dyan kasi baka magkampo yung tok-tok, tsaka yung lalang, tsaka yung Grab. Wala ko dito yung Grab. Ay, nakawala. Wala naman Grab driver dito. So, with 55 to 60 ano lang, delivery, makakatipid ka na sa gas, makakatipid ka na sa pagod mo, click lang ang cellphone mo, andyan na agad yung pagkain. Tama ba? Kaya subukan natin kung totoo. Siguro, manlilibre mamaya si ano, Brother Adrian. Ha? So, with just one click, meron ka ng pagkain. Kung meron kang pera sa GCash. Ngayon, meron mga may, di ba yung cryptocurrency, may nauso naman ngayon. Yung Pi daw, alam niyo kung ano yung Pi sa mga nagpapakay dyan. Ako, nadamay lang din ako. Meron akong Pi kasi yung kaibigan ko, pinipilit ako kasi by December daw yung Pi. Kung meron kang 50 Pi, mako-convert isang Pi sa isang sa 1,000, kung may 50,000 ako sa December. Scam yan. Sorry, scam ko yung niwala dyan. Pero tingnan natin. Then, andyan na din yung ano, nagbabayad ka ng mga bills natin through internet. Hindi mo na kailangan pumila sa Meralco at kung ano-ano pa. Now, our point here is no doubt that technology ay natutulungan tayo. Ngayon, kahit itong pandemic na hindi ka makapunta ng SM Taytay, pero meron ka pa rin pagkakataon makapag-shopping. Sa papaanong paraan? Ha? Ayan, Shopee at Lazada. So, this is Filipino online shoppers. Noong 2018, mga kapatid, ito po ang bilang ng online shoppers. 37.7 million. Pero noong 2018, tumaas. Naging 41.9 million. Actually, noong 2017, tsaka ko lang narinig yung salitang Lazada tsaka Shopee kasi parang 2018 lang ata yun. 2017, yung mga kaklase ko, mahilig sila mapadeliver sa, ano, bumili sa Lazada. Pero noong, that is 2019, no? 2020, mas lalong tumaas. Kung 41.9 million, last 2019, last 2020, 46 million. Bakit? Katulad ng e-games at kung ano-ano pang mga nasa internet ngayon, ang laki kasi na nakikita nila dyan. Kaya huwag na magtataka kung ang Shopee na kaya nila si Jackie Chan. Kasi ang revenue nila, 2018, Philippines Online Shopping Revenue Projection. Ayan, 1.49 billion. Sa lahat na yan, ano? That is, ilan to? Ilang digits to? 12 digits sa peso. 77 and then 0000. 2021, today, which is true, 2.62 billion. This is, lang digits, 3, 6, 9, 12. Ah, kanina pala, 11 digits lang. Ngayon, 12 digits. 137 at madaming mga zero. Kaya, ayan. Hindi na natin kailangan pumunta sa palengke para bumili. Nakakatulong pa lang ang technology sa ating buhay. And then lastly, it can help you in your day-to-day life with your health. Diba meron mga smartwatch kung saan natatrack yung heartbeat mo. Meron din mga applications. Meron ngayon, mayroon kay Sister Jen. Sinisipit lang. Tapos, mga isang minuto lang. Malalaman na kung ilan yung oxygen, kung normal ba yung hangin sa loob ng katawan mo. Talagang nakakatulong ang technology sa ating pang-araw-araw na buhay. At salamat po sa ating Panginoon. Now, bilang isang Kristiyano, natutulungan din tayo ito
ating buhay Kristiyano at sa ating paglilingkod bilang isang Kristiyano. Okay? Are you ready? You still there? Ayan na tayo. Ayan na. 31 na. I have 29 minutes. Paano tayo natutulungan nito sa ating buhay Kristiyano at sa ating paglilingkod? It can help us study the Bible. Okay? Sa papaanong paraan? Yung mga, may mga applications na nakita-track yung Bible reading. Kaya nga, mga kapatid, yung ating mga cellphone, kung gagamitin natin yan para sa kalulatian ng Panginoon, para sa Panginoon, madami tayong matatapos, mapapatunayan, magagawa. O sabihin mo na, magkakaroon ka ng maraming points sa langit, kung yan ang gusto mo marinig. Kung gagamitin mo yan para sa kalulatian ng Panginoon, kita mo, merong isang bagay na magpapaalala sa'yo, magbasa ka na ng Bible. Diba? Itong day na to, ito yung dapat mong babasahin. Hindi mo na kailangan kung mag-print pa ng mga maraming papel para matrack yung Bible reading mo, which is old school, maganda din naman. Pero, with your that little thing, yung cellphone mo, papanalahanan ka, mag-aalam, magbasa ka ng Bible, at may mga application kung saan, itong day na to, ito na yung babasahin mong Bible. Maganda ba yun? Maganda yun! Ano ba? Paano tayo natutulungan nito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos? Hindi lang sa pag-matrack yung ating Bible reading, kundi quickly check, study Bible notes, Bible dictionaries, maps, commentaries, and help on the original language. Andiyan na yung recommended natin, My Sword. Sa My Sword, sadly wala ko sa mga Apple users, pero sa mga Android, meron to. Kung hindi kayo marunong gumamit ng MySource, saglit lang, wala pang 5 minutes, matututunan nyo na. Ida-download nyo lang yung mga modules, mga Greek, Hebrew, at kung ano-ano pa, mga commentaries, dictionaries. Just one click. Hindi ka tulad dati, alam mo yung, para matutunan mo yung original languages, pupunta ka muna sa school mo. Kung wala kang pambili ng Greek lexicon or whatever ng mga libro, di ba, na makakatulong sa'yo. Pupunta ka pa, kung makabili ka, magbubuklat ka pa, hindi mo naman laging dala. Okay? Pero dahil sa cellphone mo, isang click mo lang, kung gusto mo ng meaning, gusto mo ng dictionaries, gusto mo na kung ano to sa original language, matututunan mo na agad. In just one click, mga ilang click lang, nandun ka na. Kasi na, minsan nakakatulong talaga yung technology, sa, lalo na sa ating mga preachers. Ano pa po? Mabilis lang ito eh. Mamaya-maya, tapos na tayo. Record sermons as you take notes. Sa iPad, meron tinatawag na split screen. No? Sa laptop, sa desktop, sa mga ibang Android din. Meron na, ano ba mga cellphone mo gano'n? Pwede ka mong split screen. Yung mga updated. Diba? Pero pwede sa kabila, hinihans, Bible. Pwede naman notes mo, tapos yung Bible. Pero pwede naman yung YouTube videos na preaching na pinapanood mo, tapos notes. Or kaya Bible. Madami! Diba? Tulad nito. Ito, meron pre-recorded. Hindi nakakonect sa internet. Ito, nasa kaliwa ko. Ito naman nasa online. Kasi pag nag-interrupt to, at least, merong hindi uninterrupted na recording. So yun din, pwede nyo balikan yung mga preachings. Okay? Pwede ka din yung take notes dyan sa mga cellphone, meron yan. Dyan na kayo nag-take notes. Kaya yung iba, huwag nyo din kasi kagad i-judge. Tuwing nakikinig ng preaching, nagsiselfon. Baka kasi naman nag-notes ka. Okay? Depende sa sa'yo yan. Kung gusto mo traditional o sa cellphone mag-take notes, wala namang problema yon. Basta, i-airplane mode mo. Ano ibig sabihin mo? Turn off mo. Yung mga, baka kasi habang nag-preaching, Shopee! Sa Lazada, ano ba yung tanong? Wala sa Lazada. Hindi ko alam eh. Ang daming nagpa-pop up dyan. Okay? Next is,
download sermons and listen while traveling. Now, ang sarap nun, no? Habang nag-hike ka o habang bumabiyahe ka, meron ng mga naka-download na preachings. Papakinggan mo lang habang bumabiyahe ka, habang nasa Ilocano ka, nasa bus, nasa Oro. Narinig niyo ba ako? Yan, ganyan. Whatever, ang sarap pakinig ng salita ng Diyos, every time, everywhere, as you travel. Kaya, kapag mabiyahe kayo ng malayo, para hindi kayo maboring, dapat kayo mga sermons bago kayo umalis kung walang wifi yung cellphone mo. Pag nagtatravel na kayo, pakinig kayo ng preaching. Eh, alam niyo ba yung mga dating daan kung bakit ang gagaling nila sa Bible? Kahit mali, mali yung pagkaalam nila sa Bible. Bakit? Kasi, ikaw dating daan ka, nakikinig, meron kang radio, TV, andyan si Ellie, maghapon yan, nakikinig ng itanong mo kay Soriano, talagang gagaling yun. Eh, ikaw Kristiano, nakikinig ka lang ng sermon kapag tuwing Sunday, natutulog ka pa. O, di ba? Tapos, pag nakatrap ka ngayon ng dating daan, sinabi sa'yo, hindi totoo ang types, maniniwala ka tuloy. Kasi wala ka lang eh. Hindi, yung training niya, sa training, yung training ng tuto, sa training mo, wala. Kaya, everywhere, anywhere, anytime, you can listen to sermons. Kasi meron isa akong nabasang comment. Huwag kami, mga taga MGCI, ba? Members of basta MCGI o MGCI, matatandaan. Kaya namin makinig straight 12 hours ng salita ng Diyos. Paano nila ginagawa yun? Sa mga trabaho nila, pag nagtatravel sila, dinadala nila yung itanong mo kay Soriano. Kaya talaga solid. May pagdating sa mga Christian sa atin. Ano ba yan? Kung ganyan na lang. Uy, tinamaan ako dun ah. Tinamaan di ba yun? Amen? Next! The internet. Ayun, wala. Test. The internet, one can learn the explanation to difficult parts of the Bible. Ayan. Isang click mo lang. Mga tanong na saan kumuha si Cain ng asawa, saan mga ganong mga mahirap, napawala pa ang kaligtasan. At mamaya magpapunin tayo ng mga Bible apps na makakatulong sa atin. Pero again, hindi lahat ng tanong mo sa Bible nasa internet. Okay? Hindi lahat ng tanong mo ay nasa internet. Mas maganda pa rin na sumasangguni ka sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kay pastor, mga Bible teachers. Pero kasi, minsan kasi, ang nangyayari sa atin, magbabasa ka ng Bible, may itatanong ka, hindi mo isinulat. Pinalintuhan mo na. Nalimutan mo na yung tanong mo. Tapos pag nakita mo si preacher, may tanong ako kasi nakalimutan ko eh. No? Yung mga ganong sitwasyon. Next, mga kapatid. Watch church services and sermon live via FB or other platforms. Andyan na yung ating page. Sa YouTube, Baptist Bible Media. Diba? Ito po. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo para mas maganda kasi yung kunyari, hindi kayo nakanood ng live. Panoorin, mas maganda yung panoorin nyo sa YouTube. Kasi, unang-una, hindi yung interrupted. Kasi yung pre-recorded, yun ang ina-upload. Okay? So, ayan ay tip lang mga kapatid. Ayan, sa meron din tayo Facebook page. Saan pag, ayan, yung mga kapatid natin sa internet. No? Ganyan tayo natutulungan ng technology. Okay, next. Paano tayo natutulungan ito sa ating buhay Kristiyano? Sa pag-aaral ng Bible? At sa paano kang paraan? You can listen 2,000 of sermon online or via podcast. Ayan. Kung ikaw ay naka Apple user or Android user, available. Yung mga trusted natin mga preachers, syempre, no? Meron naman akong ginawang listahan ng mga recommended same faith preachers na yung nagpapakinggan natin. Kasi baka ang papakinggan mo si Joyce Mayer, si Joel Osteen, diba? Si David Riggs, yung mga ganon, hindi
ngayon yung hindi natin yung kapananampalataya, mga Pentecostal yun. Yung mga hindi ibig sabihin sikat, totoo, no? Hindi ibig sabihin sikat, totoo Kristiyano. Ito lang, hindi ko kasi din minsan alam, baka ang mga Kristiyano ngayon, anong form na hihirapan mamuhay sa mundong ito kasama yung gadget nila kasi tinitignan mo yung gadget mo as masama, di ba? Pero, madaming makakatulong sa iyan sa iyong buhay Kristiyano. Okay? Ano ba? It can help you study Bible in a way that you can join in a live or recorded Bible class or mga conferences. Kaya sa mag-scroll ka ng lockdown, bakasyon mo, wala kang ginagawa, kaysa mag-scroll ka maghapon sa Facebook mo, sumali ka na lang sa mga conferences o mga Bible class or mga pre-recorded Bible conference, music conference na nakakatulong sa ating paglagubola bilang Kristiyano. So next week, pag-aaralan natin. Alam niyo ba, pinag-aaralan nila, di ba yung kapag kumakain ka ng chocolate, nag-produce daw ng yung hormones na pinatawag nilang dopamine. Pinag-aaralan nila, ang tao pala, kapag nasa social media, nakakapag-produce din siya ng dopamine. Ano ba yung dopamine? Pag kumakain ka ng matamis, ng chocolate, yun yung chemical na nagsasabi sa'yo na more, more, more. It craves you for more. Okay? Pupush ka niya na gusto niya. Pag nakakain ka ng chocolate, gusto ko pa. Kasi chemical reaction sa loob ng katawan natin. At alam niyo ba, napoproduce din yung hormones na yun kapag nag-face mo pa. Kaya hindi mo mapapansin yung sarili mo, hala, swipe, 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 swipe. Isang hindi mo mapapansin, ang lakas makaubos oras. Isang oras ka lang na Facebook. Kaya nga, ang social media, ang gadgets, parang ano yan eh, black hole. Diba? Sa outer space, meron yung tinatawag yung mga scientists na black hole. Ano yung black hole? Apat ang mga stars, kapag napunta doon, ano na nangyayari? Hanggang doon na yun, hindi na makakalabas, hindi na makakawala. Kapag ikaw, nandun ka na sa gadgets mo, hindi ka na makakawala. So ano yan, introduction na yun para sa next part natin, next week. Kaya na minsan, naranasan nyo na ba na may i-message ka, pero nung click mo yung Facebook, swipe ka na swipe, tapos bigla nakalimutan mo, ay, pambira, nakalimutan mo ng i-message sila. Karamihan sa atin, bro, halos lahat sa atin, naranasan nyo, mga kapatid. Okay. Example, nung lockdown, ano, nag-enroll ako sa Freela Apologetics sa West Coast Baptist College. Mga 8 or 10 lessons about apologetics. You just want to maximize your time. Eto naman, kasama si Sister Princess at yung iba pa, alam mo ba kung iba, dun sa, ngayon hindi na si BBC yung pangalan nila, ano nila. BMS na, Baptist Music Seminary. 3-year course sa Laguna yan. Gusto nyo matuto ng music, kung hindi pwede sa bad jokes, hindi kayo makapasa. Dito sa BMS, mura lang din dyan. Nagkaroon sila last 2020, June 5, sumaya ako. Diyan ko natutunan yung song leading na, kasi dati pag mag-song lead ako, tama naman, ganito. 1, 2, 3. Tapos yung 4 ko, tumataas na. Pero natutunan ko dito, 1, 2, 3. Tapos yung 4 ko, bumabalik sa gitna. 4. Tapos ako itataas ng mabilis. Kasi, mas distinct yung bagsak niya. Mas may bagsak. Kapag, kaya pala yung ibang mga song leader na mga nakapag-aral talaga. Pag mag-song lead sila, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, diyan ka natutunan niya. Kaya makapansin nyo, ganun na yung song leading ko pa. 4, 4. Okay? Ano ba matutulong sa atin as a Christian? Pag-study ng Bible, you can be blessed by verses and truths posted on social media. That's why we have Bible Pilgrim, di ba? Verse of the day. Yan, and they found written in the law which the Lord commanded by Moses and the children of Israel to dwell in
bulls in the peace of the 7 months at may konting paliwanag, konting interpretation, konting application. No? Mabibless tayo. Sa mga verses na nakikita natin at na-share din natin, na-bless ka sa devotion mo sa verse, i-share mo din. Ano pa? Ano tayo natutulungan nito sa ating Christian living? Hindi lang po, it can help you study the Bible. Number two, it gives you access to thousands of Christian classic books for free. Okay? For free. Ito, pag nag-install ka nito sa PC mo, PC Study Bible, which I have installed, kung gusto nyo, sobrang, as in, parang kami naman sa quantum library. Ang daming e-books, mga gawa ni John Bunyan, mga sulat ng mga nauna sa atin, mga Christian literature classics. Ang dami, for free. Then, kung gusto mo naman, script. Hindi lang yung mga classics bookstore. Hindi, marami pa, mga music piece at kung ano. Meron ako niyan, ano lang, sinare lang sa akin ni Kuya Ra. So, we don't have a sub-place for that point. Number three, 10:48, you can listen to godly music. Yan. Kapag FM naman, pag FM, dito kayo sa ano? The Master Touch. Yan, the Master Touch. Ay, sorry. Wala. Ito ang Master Touch. Ano mga inano dyan? Ito mga preaching din dyan. Mga Baptist din yung preaching. Tapos, mga classical music. Sa AM naman, yung pinapakatingan din ni Pastor, yung DGIS, kaagawa yung sambahayan. Kaso lang, dati, every time na makakapakinig ako dito sa, syempre, evangelical. Every time na makakapakinig ako dito, lagi ako may nakikita ng mga, syempre, iba-iba din naman yung preacher, mga hindi stand ng ating simbahan. Okay, so ingat din. Pag meron kayo narinig na hindi nyo narinig dito, itanong nyo agad. Kakaintindihan ko ba tayo? Para hindi tayo mag-conflict. So, you can listen to godly music. A smartphone or a tablet can store and play thousands of Christian music. Imagine kung meron kang 16 gig, you can install or you can have 3,500 music. Maganda ba yun? Kaso nga lang, meron ka ng 16 gig, ang Christian song mo lang, 10 lang. At may mga Christian song kasi na parang ang emphasize yung sarili mo. At ganun pa yung mga gusto mong Christian song. Pero pag ang mga Christian song, holy, 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 ang focus si Lord, ayaw yun naman ganun. Kasi ano ba yun? Parang ano naman? Parang may patay, parang ganyan. Mali yun, kapatid. Baka hindi ka regenerated. Check mo salvation mo. Amen? Nung binago ka ng Panginoon, nung lintas ka ng Panginoon, dapat, music din dapat nababago na. So again, that's a different Sunday school lesson for us. So konting paalala lang. Pwede ka din bumili ng mga albums. Itong mag-subscribe sa mga applications sa may mga bayan. It's okay, no? Now, I want to share yung Abiding Radio Sacred Reverent Enduring. Sinay ko ito sa Young People Group. Itong Abiding Radio, maganda. Ako siya, application. Kaso wala lang akong internet. Wala lang akong internet. Gusto mo lang instrumental, sacred, kids, bluegrass or seasonal, itong Abiding Radio, no, 24/7, walang ads, libre, at pwede mo pa siyang pakinggan kahit nakapatay yung cellphone mo. O ibig sabihin, naka-close ba? Naka-close. Para hindi madaling malobat. So, ayan, ano? Abiding Radio. Kaso, puro mga music lang dyan. Balik tayo sa ating slide. So, meron din na lang in Spotify and YouTube. I have also playlist which is recommended Christian music. No? Na mga favorite Christian song ko din. Tsaka sa Google Drive, meron isang MS format kung saan nakalista doon yung mga recommended Christian music channel. Siyempre, beware of CCM. Maraming mga
Christian kunok song ngayon na Christian song daw. Pero ang content ng kanta, ano, welcome to God's great dance floor. Mga ganun, di ba? Merong dance floor daw si Lord. Tapos, si ano yun? Si Chris Tomlin yun. Imagine ha, si Chris Tomlin, yung kumanta ng In Christ Alone. Diba? Meron din isang song na, ano, I am alive, I want to jump, parang gano'n, in God's great dance floor. Pag sinabing dance floor, ano naiisip nyo? So, ingat din tayo mga kapatid. Okay, dito ba kayo? Aha. Dahil parang napanghinaan na kayo, it's joke time. Joke time muna tayo ha, walang ma-open. Technology gone too far. Magpipray na sila, sabi niya, hey Siri, say grace. So, sa Amerika kasi, yung iba sa kanila, hindi nila sinasabi, let's pray. Pero sinasabi nila, let's, di ba, dun sa Young Sheldon, kung kilala sa Sheldon, pag magpipray sila, let's say grace, sabi, let's pray. Ito naman, ito naman yung sobra. Pati ba si Siri, pinagpray mo? It's dog time. Wala mga kapend, ha? Ito naman, I now pronounce you, husband and wife, you may update your Facebook status. Ganyan na ba yun eh, no? Another joke time. Ayan. If there were cell phones at the Red Sea, kung meron nga sana, no? Sa selfie pa. Hindi, yun yan eh. Mamamatay na, mag-update pa si Facebook. Nasusunog na yung bahay. Yun ang may joke na gano'n, nasusunog na yung bahay. Kaya nabilis ako. Wait lang, mag-status lang ako. Sasabihin ko nasusunog yung bahay namin. Kita nyo, karamihan niya yun. Yung sinasabi ni Pastor, eh, kayo din nakikita nyo. Nabangga. Kesa tumawag sa ambulansya, live agad. Walang tumawag. Eh wala, patay na. Ito. Oh, I like this phone. What is phone? Sino yan? Si Moises. Kasi meron siyang dalawang tablet. Eh, no? Medyo hindi nakakatawa kung hindi mo alam. Meron pa akong isang joke. So, Moises, kasi inyo, iba na, alam na eh. Sino na yung may unang cellphone sa Bible? Ha? Sino? Si Peter. May cellphone yan si Peter. Kasi ano daw, Peter's denial. Hindi na to, ay hindi na. Oh. Okay, tapos na tayo sa joke time natin. It can, another thing is, it can help you in teaching God's Word. So yung mga Sunday school teachers sa atin, nirecommend ako to, yung free Bible images. Free ah, naalala nyo nung meron tayong youth fellowship, nung Christmas, di ba? May mga images na mga slideshow. Ang ganda nito, mga kapatid, bakit? Kasi gusto mo ng feed pa PDF o gusto mong slideshow na talaga, anong format gusto mo, one click, meron ka na lahat. Hindi mo na kailangan gumawa ng mga picture slideshow. Ang gagawin mo na lang, aaralin mo na lang. Maganda ba yun, mga teacher? Diba? So, ito, free Bible images. Ngayon, kapag may mga ganito din, ako, ugali ko na, pag may napakinggan akong picture, I'm trying to reach that picture and, eh, oh, ganun ako, hindi ko naman sinasabi na maging ganun din pero. Sinasabi ko na, thank you, I am blessed, tapos, yung mga natutunan ko, brief lang. Pag may mga ganito din site, as much as possible, ini-email ko din, nagte-thank you din ako. Appreciation ba, kumbaga? Yan. Siyempre, sa pag-aaral natin ng Bible, sa internet, meron mga timelines, mga maps, 5 minutes lang pala, YouTube videos and documentary, and thousands of Bible lesson. Ayan, katulad yan, large smart TVs na nakikita natin. No? Technology yan. Again, technology, gadgets and social media are like fire. It can be very beneficial, katulad ng barbecue na to. Dinadaan sa buhay. Pero, kapag hindi mo iningatan, it can also be extremely dangerous where not used properly. So, ayan din. Technology, nakatulong din sa ating online discipleship through Google Meet or Zoom. Ayan yung mga pictures ng D-group namin sa online. Ayan.
And then, almost churches in this pandemic, no? Yung sinistream na nila yung services nila. And then, this is our wages, no? Church, D12, YPF, Bible time. Ewan ko, kanino to? Bible time? Hindi, kay Ken. Kay Ken, nakatapot. Kay Ken. Miracle Hands and bless our children. Ayan yung ating mga pages na ginagamit natin. And also, you can share gospel. Ah, ito pa wala. Yung group na mga, natin, mga young people, kasama yung mga building churches. Sineshare ko dyan yung mga materials na pwede nilang gamitin sa church nila. And then also, you can share some gospel and Christian content. Yan. Sa Facebook, meron akong ginawang playlist. Though, iba-iba sila ng presentation how they present Jesus Christ. Kaya nga, Christian content, no? They're just sowing seeds. Hindi mo alam yung makapanood niyan, maligtas. O hindi man maligtas, at least you sow the seeds na meron silang idea na ito si Brother Ganto, yung sinira nito, ah, ito pala yung pananampalataya nila. Nakapa-experience yun na ba? Natinanong kayo, oh, ano ba pinaniwalaan yung mga Baptist? Ito, panoorin mo muna ito bago mo sabihin tayo. Okay? Gusto ko sana naman magpakita sa inyo ng mga gospel videos for 3 minutes pero wala na tayong time. And then, ayan, sa YouTube din, meron din ako dito, mga gospel presentation na sinashare ko. And then, I just want to share some Bible applications na makakatulong sa atin. Pinakita ko kanina yung Abiding Radio. Sa mga nanay, sa mga bata, kaysa kung ano-ano pinapanood, subukan nyo to sa inyo yung Bible for Kids. Diba? From YouVersion. Ayan, mga story, read. Si Chacha, ito yung ginagawa niya. Tapos, nakakaaliw din siya kahit matanda ka na. Mga ganyan. Tapos, pagkatapos yan, meron mga activities. Okay? Yan yung pambata. And then, siguro next na lang yung ibang mga apps, no? Kasi wala na tayong time. And then, I want to close with these sayings or sinabi ni isa sa mga philosopher, mathematician and philosopher. Pangalan niya si Pascal Pansis. I don't know if he's a Christian, but he believed na meron Panginoon. Ito sabi niya, we are not satisfied. By the way, this is an introduction, itong sasabihin niya, for our lesson next week. Okay? Paano ngayon, paano tayo tinutulungan ng technology sa ating araw-araw na buhay at sa Christian life natin? Next week, paano naman ito inihinder o paano tayo ito ine-enslave? Paano tayo nito dinudurog? Ano yung curse? Blessing and curse kasi ang technology. Ang sabi ni Pascal Pansis, we are not satisfied with the life we have in ourselves and our own being. Is that right? Amen? Ganyan ang tao ngayon, hindi satisfied. Lalo na yung mga wala kay Kristo. Minsan kapag Kristiyano, ganito din. We want to live an imaginary life in the eyes of others. What? Ano? May ask you, itong sayings na to, pag pinag-isipan mo itong maigi, though hindi nga, wala siyang Facebook, wala siyang social media, pero ang ipinaparating niya, yung mga social media natin. And so, we try to make an impressions. We try constantly to embellish and preserve our imaginary being and neglect the real one. And here comes the social media. May iba-iba kasi siyang pangalan eh, Blaise Pansis. What Pascal Pansis is saying is this. Lalo na to. Real life, social media, ito yung pinapakita mo. Pero real life, ito ka. Again, imaginary life. We neglect the real one. At anong sinasabi niya? Ayan, mga social media. Mga kapatid, technology is blessing and a curse. And next week, we will talk and I hope, no, huwag niyo ma-miss, no, maging maaga kayo hanggang maaari sa ating Sunday school. Paano tayo nang-hinder? Paano tayo nagiging alila ng technology? Na-share ko na to sa sharing sa young people, pero hindi detail. Next week, today and next week, and following next week,
detalye natin itong pag-uusapan. Amen? So we're done, mga kapatid. Ito pa pala. Finally, brethren, whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely, good report, virtue, if there be any praise, think on these things. Let's pray. Father God in heaven, maraming salamat po. Nag-aralan po namin ang technology. Blessing niyo po sa amin kung paano nakakatulong sa aming pang-araw-araw buhay at sa aming Christian living. Lord, now po ay gamitin po namin ito para sa inyong kapurihan. At ganoon din po sa aming salvation offering, may bless this Lord at huwag niyo po kami hipuhin o usapin sa message this morning at sa mga sa afternoon service at sa mga susunod po namin. We love you, Lord, in all these things, you ask me in the name of Jesus Christ. Amen.